Kita ko din, nakita namin or natutunan din namin in this business is you have to find your own niche talaga, your own corner in the market. Oh, tahanan! Sa ating talakayan sa ikalawang linggo ng Huwebes, ay walang iba kung hindi ang napakagaling naman si Brother Arman Benko tungkol sa kaperahan at sa wastong pagkapit ito. Good morning, Brother Arman Benko. Good morning, Father Johnson, at sa lahat ng kapanalig dito sa Radyo Benpas. Nice to be here again, Father Johnson. And of course, pagbate kay Ma'am Chichi Robles. Ma'am Chichi. Ayan, at siyempre, pagkasama natin si Brother Arman Benko, pag-uusapan po natin ay tungkol po sa ating kaperahan. Kaya, armado ka with Brother Arman Benko. Nako, abangan niyo pong pag-uusapan natin ha, dahil kasama na rin po natin ang ating guest po ngayon, si Ma'am Dennis Price. Brother Arman, take it away! Again, good morning lahat ng kapanalig. We are excited today dahil hindi lang ako yung magsasalita, Father Johnson. Meron tayo talaga on hand pumasok sa pagnenegosyo, pagkakakitaan, pagkakaabalahan, minana lang ba niya to, itong negosyo na to, o aling ba siya dito sa ganitong industriya at ito ang pinasok ang negosyo, siya na siguro ang mag-explain lahat. Papasok natin, Dennis Price, welcome. Ayan. Hello, ma'am, founder and president of Lily Farm. Good morning, everybody. Thank you so much for having me today. Father Johnson, siguro tanong na natin kaagad. Dennis Price. Lily Moms ang pangalan nung negosyo. At nakita ko po sa website, pero for the benefit of our kapanalig, bakit po Lily Moms? Actually, Lily Moms po began as a breastfeeding cover, no? So I made my own breastfeeding cover kasi I did not like the one I had. So I made one, yung sa local, yung sa kanto lang naman nanahe. Nagpagawa ako and then I tried it. I made other friends try it and nagustuhan nila. So I wanted to make a product for that and make it available to everybody. Lily Moms kasi Lily is about purity, no? Yes. It's actually the symbol of Mama Mary, di ba? So purity, and nothing is more pure for mothers than nursing your own child, di ba? It's so natural, it's so automatic, no? As a mother, talagang it's a gift from God to be able to nurse your own baby. It's so healthy, it's so, that purity of motherhood is what is the name why we made Lily Moms. Ang Denise, ano po yan? Mula doon sa breastfeeding cover, dyan kayo nag-innovate o nagdagdag ng produkto? Opo. So actually, Lily Moms is 14 years old this year. Pero wow. For the past first 12 years, no, it was only a side hustle for me. I had a different corporate job. I'm actually a lawyer, but I work for my dad's business, no? So yun talaga yung bread and butter ko. But this one was just like a hobby, no? Parang nagustuhan ko lang, na-typean ko, and then all the department stores kept ordering, like we're in Rostan. So, tuloy lang siya ng tuloy, no? And then, 2 years ago, my husband and I decided that we will bring our businesses full-time kasi sayang naman kung hindi namin siya mapag-grow ng husto, di ba? There is something there that we needed to do. And we also at that same time decided to homeschool some of our children. So we needed to be at home. So the businesses are also based at home. So I was actually looking for a sticker to put on my laptop na Catholic. I wanted like something Mama Mary or, you know, something saint. Wala akong makita. I mean, for a predominantly Catholic country, unbelievable sa akin na I couldn't find any. So what I did, I actually like painting. So my painting na roses and, you know, iba-ibang flowers, I made it into stickers. So these are, halimbawa, ito nakasulat Catholic Mama. This is one of the giveaways later, are these sticker packs.
these roses are actually my painting, and then the roses form a rosary, and then it says Catholic Mama. So parang I wanted something that I like, so this is what I made. And then the other one is my father is a king, and then this one, this is a rose, nakasulat dito, am I not here who am your mother, dito sa stem, which is what Our Lady of Guadalupe said to Juan Diego, diba? So talagang I love it. I really, really love it. This sticker pack is called Catholic Mama. So that was in 2018, and that was the pivot of Lily Moms. At first, Lily Moms was about motherhood, breastfeeding, pregnancy, but now it's about Catholic motherhood, Catholic womanhood. So that's our advocacy, and all our products in Lily Moms are for moms. Beautiful gifts for Catholic women. So it was super exciting talaga kasi I found something missing. So I created something that I wanted that I hope others also like. And I'm sure there were that other people may like. Yun yung sa textbook sa eskwelahan, Father Johnson. The market. So, meron palang market, no? Opo. Tama, ang galing nun, ha? Precise ang market niya para sa mga kababaihan, para sa mga nanay. Opo. Nakatoliko, no? We wanted something that ayan, was cute. That was for kids. We wanted to bring Jesus and Mary to the kids. Diba, syempre, pag sinabi mong God is there, pero nasan si Lord? Hindi ko naman makita, diba? Yung mga maliliit na bata, di nila naiintindihan pa. So we wanted something more specific and huggable for them. Everybody likes this so much, not just kids, no, even adults who go into surgery. Bit-bit nila si Mama Mary, bit-bit nila si Jesus sa kanila, and we want to make holy hugs available worldwide. That's the goal. You mentioned may sticker po kayo. Meron po kayong mga holy hugs. Ano pa po ang mga produktong meron po sa market po ninyo? Ang kagandahan kasi din ng Lily Moms is not, we're not just advocates. No, we don't just like teach you how to be closer to Mary, or, you know, that the uniqueness of Lily Moms talaga po is that we also have our own products that we design ourselves, but also we partner with other people. We have beautiful garden mosaics by Ichiduke. We have bags by Nikki Jimenez where she painted religious icons, and they're now in tote bags available. So we collaborate with so many artists and so many other Catholic women. Actually, I feel so empowered to work with other Catholic women na they also have something, no? So we're making their products available on the website so that more people will get to know their products as well. Just, our website is lilymoms.com, and you can find us on Facebook and on Instagram. Father, matanong ko po kayo. Yung pagnenegosyo, with all due respect, Ma'am Denise, I love your business, I love your products, ang galing. Father, doon sa mga cynical, alam niyo naman, mayroong mga negative talaga yes. Uy, pinagkakakitaan yung mga imahe, yung mga ganon, yung magsasabi, alam niyo na yung ibig ko sabihin na Ma'am Denise, Father Johnson, paano po ang dapat na pananaw, approach doon? Perfect example yung kay Ma'am Denise, may nakita siyang gap, ang hilig, kayo rin po gumagawa, ano, sabi niyo Ma'am Denise, tapos meron siyang kagustuhan, tapos inaisip niya, baka gusto rin ng ibang tao, yun yung market na sinabi niya, tapos mamaya natin pag-usapan yung tamang pricing and etc. Tapos nag-innovate na siya. Pero Father Johnson, yung kung sakali man may mag-iisip, ano ba yan? Pinagkakitaan yung mukha ni Jesus. Ha? Tapos baka hindi sineseryoso. Hug mo nga si Mama Mary. Kasi yung pillow, di ba? Ang sarap sanang sabihin sa apo ko. Sa apo ko, go hug Mama Mary so you can go to sleep na. Di ba? Pero ano ho hindi lumapit sa, ano ba yung salita yun? Blasphemy. Yung, di ba, may ganun na salita. Paano po ang magandang giya doon, Father? Ay, naku po, magandang tanong yan.
Brother Arman Benko. Unang-una po ay wala pong masama sa kumita. Sapagat kinakailangan natin mabuhay, 'di ba? At ang pera ay isa sa mga pamamaraan para tayo mabuhay. So, ang pera ay hindi masama. Ang masama yung ganit sa pera. Yun po ang pinakamasama. Pero kung iyan ay pamamaraan para mabuhay, walang problema po doon. Pangalawa, eh meron pong advocacy ang Lily Mom, no? Ang mga kababaihan ay ini-empower, lalo na ang mga nanay. And for sure, aside from advocacy, meron din silang mga proceeds for their good apostolate. Kung saan napupunta, hindi lang para sa kayamanan ng isa, kung hindi para sa ikabubuti ng lahat, lalo tigit sa mga nanay. Lalo pa nga natin tangkilikin, ang tawag po dyan ay new evangelization. No? We evangelize people using dolls, using stickers. Yeah, gamitin natin ang mga pamamaraan. Para sa ganun, sabi nga ni Ma'am Dennis Price, no, yung mga anak na humulila sa mga mahal nila sa buhay, lalo tigit sa kanilang nanay, sa kanilang tatay, ay masabihan na dyan. Nadyan ang Diyos, nadyan si Mama Mary, nadyan si Jesus, nadyan si St. Joseph, nagagabay at gagabay sa'yo. Meron bang mga nagbigay sa iyong feedback, Ma'am Denise, na kumpara sa unan na baka hindi pa napalitan ng punda, eh, ang sarap ng akap ng Holy Hugs, tapos na maalala ang Panginoon sa kanila? Sobrang daming kwento po, hindi na namin mabilang ni Michelle. Talagang from elderly who are almost, you know, lost their, have dementia and all of these diseases, yakap-yakap nila, all the way down to kids who are complete with parents but just happy to speak to Jesus every morning when they wake up. Ano ang isang Catholic, Christian teaching o Bible verse o sermon ng pare na parang ginagamit niyo sa pagnenegosyo, Ma'am Denise? Yung kay St. Francis po, yung when evangelizing, use words if you have to, if it's necessary. So that means how you look, what you say, what you do is how you bring everybody or let them stay in your faith. It's not preaching na dapat kilito ka, no. But how you are at home. Are you a cheerful mother or masungit kang nanay? Are you a cheerful wife or masungit kang asawa? Diba? So, even the way you look, how do you look in the morning to your children? Everybody's at home, syempre, pero nobody's going out. Pero, how do you present yourself? You are the temple of the Holy Spirit. Do you look like a temple of the Holy Spirit or not? Diba? Parang nakadaster ka lang ba dyan? Tapos, yung buhok mo, ang gulo-gulo. Parang, that way of life, of evangelizing through what you say, what you do, and how you act is what we at Lily Moms really believe in, no? Walk your talk, kumbaga. Yeah. Also, yes, ang galing talaga ni Ma'am Dennis Price. Thank you, at Ma'am Dennis Price, dahil katuwang niyo po kami sa pag-evangelize at ganun din ay para makatulong din sa ibang tao. Ma'am Denise, saan nyo kinukuha yung inspirasyon, yung creativity para mag-innovate o mag-introduce ng mga bagong produkto o bagong pamamaraan sa pagnenegosyo? Actually, no, Brother Arman, it's actually because I like it or I see na gusto ko yung, wala eh, walang ganon. So, alam mo, yung stickers, no? So, we just wanted something that I like. It's actually what I need, what I think my friends need. Meron pa siya doon vlog, Father Johnson. Are you girly-girly like me? Do you like stick? Yun yung makaka-relate kagad yung viewer ng website, eh. Babae, of course. Hindi po ako, hindi ako mahilig sa lipstick. Diba, yung titingin, yung target market niya, eh, importante po yan sa negosyo, eh. Kausap niya talaga, Father Johnson. Tama. Mga entrap lessons, dito sa discussion natin. Kausap niya talaga yung market niya, Father Johnson. Kilala niya, eh. Pite yung lengguahe, pite yung pang-hook. Are you girl like me? Lipstick? Eh, siyempre, mga nanay, looking...
hindi nga nalang ginamit eh. Pero yung nanonood o nagbabasa dun sa website, teka, losyang ako ah. Ito ang pinaalala sa akin ng Lily Moms. Di ba, no, Ma'am Denise? Ang nakita ko din, nakita namin or natutunan din namin in this business is you have to find your own niche talaga, your own corner in the market. Hindi pwedeng sobrang lawak. Kundi commodity ka, tinitinda ka mo, asukal, bigas, di ba? Yan, malawak talaga yung market. Pero if you have a niche in the market, that's better. The smaller, the better actually yun. Niche in the market. Saka the same time, manageable and you know the target. No, at napaka ano, ma'am, mga hagabot, if you don't mind if I will ask you, at okay na naman po yan, no, how much po ba ang dal? Each holy hogs is 650 pesos po. We really, Michelle and I, no, really didn't want to make it so high na hindi abot, but then make it so low na hindi siya commodity. No, so yung pricing din niya is ano, tricky, but we finally found that sort of sweet spot na kaya din namin yung 10 and 1 to the child in need, diba? Parang ganun. So, 650 each, but if you order the Holy Family Bundle, which is Jesus, Mary, and Joseph, is 1,800 for the three, so you save 150 pesos. And for those who would like to resell Holy Hugs, we have a 20% discount code to you if you buy 21 pieces. So you're able to sell. Actually nga, ang reseller, mas malaki pa po ang kita kesa sa amin. Pero that's also our market, is the resellers. We have so many resellers. Brother Armand, the reseller. So yeah, we want to also empower them, other mommies. We have so many like that. Pag Pasko, ang dami nalang in-order, tapos they sell to their friends. So yun, or if you have gifts, you can combine the two of you. Alam ba, you and your sister, gusto mag para may discount kayo, order 21 or more. Ayun. So you can just send us a message po in Instagram or in Facebook and we'll get back to you. Holy Hugs also has its own Instagram and Facebook page. Ayun. Johnson, so, Holy Hugs, meron akong tanong sa kanya. Ano yun? May huli akong tanong. Pang Miss Universe pageant. Patay! Kailangan. Then, Ma'am Denise, moving forward, where do you want to bring Holy Hugs, Lily Moms, may it be the business or the product, where do you want to bring it for the further glory of God? Not only to continue and sustain the business, I think you have the intellect and the experience, 14 years, na kayang i-manage yan kung negosyo-negosyo lang, no? But for the greater glory of God, is it always just having novel products, you know, yung mga uso, bago, trinkets, but for the further glory of God, in the sense na talagang maramdaman natin tayong mga kapanalig ang ating pananampalataya. Tama. Yeah, we actually don't have grandiose dreams, no? One of the things that I learned in being a mompreneur also is start small. We're pacing ourselves slowly. This pandemic has actually allowed us to pace ourselves slowly. So, dahan-dahan lang po kami. So, syempre, world domination is the goal. But then, slowly, slowly, hindi kami nagmamadali po. So, we want to really bring Holy Hugs to as many homes as much as possible. And for Lily Moms to grow as a base of many Catholic products, I want to be able to provide other moms and wives business opportunities where if they're handy with painting, if they're handy with crochet, you know, something that they can do at home and still be with their children, then yes, we want to promote that also. I want Lily Mom sana to be that kind of one-stop Catholic shop na if you want something unique and beautiful and, you know, evangelistic, then come shop at lilymoms.com. Ma'am Denise Price, ang dami pong na-inspire po sa inyong ginagawa at gusto ko po sana ipagpatuloy niyo po yan kasi po kinakailangan po natin ng mga paggagawa para
maipalaganap ang pagmamahal ng ating Panginoon. And I salute you, and at the same time also, I encourage you to do more, to be more creative at the same time also. Kayang-kaya natin yan at nakakatuwa naman po. At sana po on my part, ang suggestion ko lang din, sana maging available yan sa mga religious store. Para po sa ganun ay kahit na paano, yung lalo tigit yung mga hindi naman teki-teki, yung mga hindi naman po gaanong magaling sa computer, sa internet, makita nila at least nakakabili sila. Bye mga kapanalig! Bye mga online viewers! Makita-kita muli tayo at mamaya susunod na po ang ating kabataan. God bless everyone! See you! Thank you!